Magandang araw mga boss. Ngayon mga boss, nandito na naman tayo sa ano, sa Million Farm ni Danny Boy. Kukuha tayo mga boss ng update ha, kasi nagpapataba sila ngayon ng step number 4. Dito mga boss, tingnan nyo to kung ano naman itong pataba ang gagamitin nila at kung ano naman yung resyo. At ito yung million lang mga boss ngayon, kita nyo naman nasa likod ko, maano malago na. Ay, hello po mga bossing. Kumusta po kayo lahat? Sana po ang inyong mga pananim dyan ay maganda rin para kumita tayong lahat. Makabawi ng gastos. Ngayon nga mga boss, nandito tayo ulit sa Million Farm ni Danny Boy. Bumalik tayo at kukuha tayo mga boss ng update. Kasi nagpapataba sila ngayon ng step number 4. So, ito yung Million Danny Boy na ang variety sweet melon ng Nuno Seeds. Transplant ito ng September 2. Ngayon, October 2. Kaya sakto ito siya ngayon 30 days. So, ayan. Doon sa mga bossing natin na bagwa sa aking channel mga boss, na hindi pa napanood yung previous video nito, nandyan mga boss sa playlist, puntahan nyo lang at nandyan yung video ng pag-transplant nito, step 1, step 2, step 3 ng pataba. So, tingnan nyo lang mga boss para mapanood nyo. Kung malala nyo, doon naman sa mga avid viewers natin at mga patuloy na nakatutok sa ating channel at sumusubaybay sa mga video na upload natin. Kung malala nyo mga boss, ito yung milon ni Danny Boy na na-transplant noong September 2 nga, na grabing putik at matubig yung mga kanal na yan. So ayan o, ngayon malaki na yung milon. Mahaba na yung baging, halos malapit na magbantay sa plastic. Sa loob ng 30 days, may mga bunga na siyang nilalaglag yung mga melon ni Danny Boy. Kaso lang maliliit pa ito mga boss, hindi pa natin masyado makita ito. So siguro next week, abangan nyo lang pagbalik ko. At tutukan natin ang kamera yung mga bunga para makita nyo. At check video man laki na yon sa isang linggo. Dahil nagpataba sila ngayon. Ito yung melon na tinanim sa putikan noong September 2. Doon sa mga boss natin na nakasubaybay talaga ng mga video nito. So ngayon, malambot pa rin yung lupa, pero hindi na siya katulad nung nag-transplant talaga na putik na putik talaga noon at matubig yung kanal. So ngayon naman, wala na tubig yung kanal, tapos ang lupa medyo nakatikas lang ng konti, pero malambot pa rin pag inaapakan. Hindi na lang katulad nung nag-transplant dito na sobrang putik naman talaga. Sabi ka, ibang boss natin, mabubuhay kaya kamilong dito, putikan. So ito na nga po mga boss, after 30 days, ito na siya. Namumunga ng milon, grabe ng bulaklak at may mga bunga na siyang maliit na nilalaglag. So ikotin ko tumabos muna ang kanyang milon at titingnan natin kung wala bang tinamaan ng daon ni Maljo. At mamaya maya konti, titingnan natin yung pataba niyang binabad. Kung anong pataba yon at kung gano'ng kalapot ang pagkababad. Pero sabi ni Danny Boy kanina nung nakausap natin siya bago tayo magsimula mag video, ang pataba niya dito na ginagamit ngayon, yung binabad lang na complete 3x14. So yun ang titingnan natin mamaya mga boss ha, yung sa kanyang balding binababaran. Yun daw ang kanila ngayon pinapataba, complete 3x14 puro at naghahalo sila ng putas. Pero yung putas hindi niya daw sinama pagbabad sa complete. Titingnan natin mamaya mga boss at lalapitan ko sila mamaya konti. Ikutin ko lang muna ito yung kanyang mga milon. Tingnan natin kung na-perfect niya ba yung pag-alaga. At nandun si Danny Boy sa kabilang gilid doon nakatayo, may kausap. So dito muna tayo mabos ha, ikot tayo sa kanyang milonan. Pero maganda na ito mabos ang kanyang milon oh. Yan. Ika nga konting kimbot na ito mataba na naman bulsa ni Danny Boy ito. Then ano ito, matindi piran naman ito, yahaw dito pag ito yung nagkataon. Huwag lang ito masira ng panahon. Dahil mula ngayon, magbilang na tayo ng 35 days, mag-harvest na ito. Kasi 65 days lang itong melon, 60 to 65 days, harvest na ito ang sweet melon. So doon sa mga bossing natin, mga baguhan, mga avid viewers, subscriber na nakasubaybay nito at inaabangan nyo mga step by step nito mga boss. Ito na mga boss yung step number 4 ng kanilang pagpapataba.
Subay-bay nyo lang ito mga boss ha, hanggang dulo, hanggang sa mag-harvest. At i-upload ko yung mga video nito. Doon naman sa mga boss natin na palagi tinatanong kung ano ba yung mga pataba na kumo na ginagamit sa melon. Yun nga mga boss, ang ginagamit dito ni Daddy Boy at yung iba pang melon farmers. Urea, complete triple 14 at 0016 potas. Yung iba naman na farmers, ang ginagamit naman nila tulad nga ng triple 16 o Yaramila unit 16. Yung iba naman, meron gumagamit sila ng Yara Winner. So, depende mga boss sa diskarte ng ano, ng farmers na nag-aalaga ng melon. Ito mga boss yung pataba niya binabad o. Yan o, ang lapo to. Isang bag daw yan, binabad sa 16 liters na tubig. So, yan, malapot. So, mamaya, tingnan natin yung tao niya kung gano'n pangaraming takal. Yung nilalagay dyan sa baldet, yung didilig. So, yun, mga pataba, yun lang mga boss ang ginagamit niyan. Urea, complete. Yung 16 o Yara Winner at potas. Depende sa farmers kung ano yung gusto niya gamitin. Kaya hindi pare-pareho yung diskarte. Tingnan ito mga boss ang melon ni Danny Boyo. Ito yung mahirap sa melon pag medyo malaki na at mahaba na baging. Kasi mahirap na siya patabaan, mabagal. Dahil yung plastic niya nataklo ba na ng mga dahon, kailangan pa ihawi ng nagdidilig ng pataba bago niya ibuhos yung pataba sa puno. Kasi kung hindi naman niya hawin, mababasa naman ng pataba yung dahon, magkasunog naman. So, hindi po pwede. Kaya ayan, hinahawi pa. Kaya medyo mabagal na yan. Hindi katulad nung una-una. Na mabilis. Kaya abangan nyo lang mga boss ang ano to, mga sunod pa ma-update. Doon naman sa mga nagko-comment, marami rin nagko-comment sa ating video. Sabi nila, boss, ano bang ginagamit nyo ng mga insecticide at fungicide pang spray? Dito sa melon mga boss, at kung ano-ano pa mapananim, halos pare-pareho lang naman yung ginagamit na fungicide at saka insecticide. Kung ano yung napapanood nyo dyan sa mga video ko ng sili na ginagamit pang spray sa sili, insecticide, fungicide at saka pulgar, ganun din mga boss ang ginagamit dito sa melon. Kasi yung mga insecticide at fungicide, pulgar na ginagamit natin sa sili, yan naman ay design niya sa lahat naman ng klaseng pananim. Wala naman siyang pinipiling tanim. Kaya yung mga pag-spray dito, sadyang hindi na namin talaga binidyo na tinupload. Kasi nga, nandiyan na yung mga gamot. Kung video pa namin yung pag-spray dito, ulit-ulit na lang mga boss ang pag-upload. Wala naman tayo bayad sa mga pesticide company. So, uploaded na yung mga boss yung mga pesticide na ginagamit sa lahat ng tanim. So, ngayon, ang gagawin nyo lang dyan, kung sakali magtanim kayo ng melon, sa dami ng brand dyan ng insecticide at fungicide na in-upload ko, nasa sa inyo na mamili na lang kayo ng brand kung alin yung gagamitin nyo at kung alin dyan yung available sa inyong area. So, ayan mga boss, sana nasagot na yung mga katanungan ng mga viewers natin na lagi kong nababasa sa mga comment. Yan din yun mga boss, ang mga pesticide na ginagamit namin sa sili. Sa lahat po ng pananim yan mga boss, wala namang pinipili yan. So, yan, sana malinaw sa inyo yan. At sana yung mga katanungan nyo nasagot na. So, bye-bye nyo lang mga boss yung mga update pa nito sa sunod ng mga linggo. At pupuntahan ko ito linggo-linggo ito yung magpataba sila para mabaltaan ko kayo, mabigyan ko yung update. Kasi may mga viewers tayo na nagtatangkang magtanim ng melon at ginagawang planting guide itong gagawin lang planting guide daw ito ating mga video. So tuloy nyo lang mga boss ang pagsubaybay sa mga update ito para makuha nyo yung step by step na mga pagpataba nila at yung ilang araw interval. Dito sa melon mga boss, ang interval ng pagpataba dito nakadepende po sa lupa na tinaniman nyo, sa panahon at sa diskarte ng nagtatanim. Ang normal kasi ito na interval sa normal na pag-alaga ng melon, weekly, every 7 days ang drenching ng pataba. Kasi hindi ito pwede ang melon pataba ng side dressing. Drenching talaga ang ano to, ang application. Ewan ko lang mga boss sa ibang area, ibang lugar kung paano sila mag-abono ng melon. Pero dito sa Luzon, dito sa Nueva Ecija, wala ka dito makita nagtatanim ng melon na side dressing ang ginagawang application ng pataba. Drenching talaga. Pero pwede rin siguro side dressing. Depende nila sa diskarte ng ng tatanim ng farmers.
Sa ibang pagkakataon naman, ang naging interval dito, kung minsan, lalo kung magandang panahon naman, ang iba, 5 days. Interval ng drenching ng pataba. Ang iba naman, mayroon 10 days. Yun na yung pinakamalayo na interval, 10 araw. Pero dito sa amin, kalimitan dito, 5 days to 7 days. So, ganun lang ang normal dito dito sa amin. Ayaw lang natin sa ibang lugar mga boss at sa ibang farmers kung paano ba yung discarding lang nagawa pag ano, pag pataba. Hindi kasi pareho. Ayan mga boss, oh. Ilagyan tatang ng dalawang lata ng sardinas yung binaba nyo. Yan. At saka haluan nyo ng isang lata ng sardinas na 0060 putas. Ayun, oh. Yun, kulay pula. So, yan mga boss, ang timpla nila. Yung balde naman na yun, oh. Ang laman tubig yan, 12 liters. So, pupunuin yung tatang yun. Saka itilig niya sa milon isang lata sardinas kada puno. Ayan mabos ang putas sa kulay red. So yan, ganun kalakas ang pataba nitong milon, matindi. Malakas yan, hindi yan birong resyo ng pataba. So yan na sa mabos natin, lalo sa mabuguan sana mabos eh kahit paano may matutunan kayo dito kahit na simpleng mga pamaraan lang. May matutunan kayo sa pamagitan ng mga video na ito na in-upload namin. Para kung gusto niyo magtanim ng milon, wow. Yung iba kasi, ang ginagawa ng iba kasi nito, nagsusubok mo sila ng kaunti lang, ng ilang puno lang. Susubok mo sila, kumbaga para nila pag-aralan. Saka pala sila nagtatanim ng maluwang. So yan ang common na ginagawa ng mga farmers na baguhan. Siyempre, kung baguhan ka, hindi ka muna magtatanim ng maluwang kasi hindi mo pa alam yung alagaan, eh, ang mahal ng seeds nitong milon. Itong sweet melon mga boss, ang halaga ng isang seeds nito dito sa amin, halos ano siya, 3 to 4 pesos bawat isang buto ng melon. So dyan, naglalaro ang halaga nito pag gino-compute namin. Dahil yung sachet kasi ng sweet melon, hindi kasi ito siya nakalata, nakaripak lang ito. Ang laman ng isang ripak nito, eh, ano lang eh. Minsan eh, 400 seeds, minsan yung iba. Pag medyo matataba yung buto, eh, meron ng 380. Minsan naman, may mga pakete naman na umabot ng magigit-igit ng 400. Kaya sa computation namin ito, umabot siya ng 3 to 4 pesos yung halaga ng isang seeds ng sweet melon. Ganun siya kamahal. Yung mga buso, dami ng bulaklak, oh. May mga buka na mga buso sa ilalim ng maliit yan, ha. Hindi lang natin makita pa. So, next siguro, balik ko rito. At makikita nyo na yun, at nakaalsa na yun. Tutukan natin ang kamera para makita ng mga viewers natin. So tuloy nila mga boss ang ano, pagsubaybay dito sa mga update dito hanggang sa mag-harvest. Itong milon kasi nakadepende rin mga boss sa, ano, sa panahon at lupa ang pagpapataba nito. Mayroon kasi minsan yung maganda lupa at maganda yung panahon din. Minsan apat na pataba lang sila na bisis mag-drenching ng pataba, tapos na, okay na. Sa ibang lupa naman mayroon yung minsan 6 na pataba sila hanggang 7. Depende mga boss sa panahon at saka sa klase ng lupa. At saka depende sa diskarte ng farmers na tatanim. Kasi bawat farmers ng milon, may kanya-kanya ito sila ng diskarte. At pamamaraan na hindi naman nila sasabihin niya sa atin. Sila lang kaalam yan eh. Kaya dito, ang siguro makuha lang natin dito, mga idea lang siguro. Para maganda yung idea kung paano ba ito inalagaan. May mga sekreto ito mga boss, may madiskarte sila na hindi nila yan pinapakita sa ano, sa kapatid farmers. So hanggang dyan tayo mga boss, abangan na next update to. Bye bye muna, bye bye.